Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isometric drawing. Sa paggawa ng isometric drawing, ito ang mga kagamitan na kakailanganin. Una, drawing table. Pangalawa, longband paper. Pangatlo, lapis. Kung maaari ay may pambura. Pang-apat, ruler. Pang-lima, 30x60 triangle. At panghuli, masking tape. Una, idikit ang longband paper sa drawing table gamit ang masking tape. Lagyan ng border at impormasyon ang longband paper. Gamit ang ruler at lapis, gumawa tayo ng 1 cm allowance mula sa black line. Gumuhit ng pahigang linya o horizontal line. Light lines lang. Sa gitna ng horizontal line, gumuhit naman ng patayong linya o vertical line. Light lines lang din. Sumukat ng 15 cm para gitnang gitna ang linya. Sa magkabilang dulo, magsukat ng 30 degrees gamit ang 30x60 triangle. Light lines lang din. Kunin ang orthographic drawing na gagawa ng isometric pictorial. Pag-aralan kung ilang sukat ang width, depth, at height nito. Kapag alam na natin kung anong sukat ng bawat isa, maaari nang gumawa ng isometric box. Magsukat tayo ng 6 cm para sa width. 4 cm para sa depth. 4 cm para sa height. Gumuhit ng patayong linya sa sinukat na bahagi. Light lines lang. Slant line naman sa sinukat nating height gamit ang 30-degree triangle. Light lines din. Para pantay ang ating isometric box, siguraduhin lang na maayos ang pagkakasukat. Pwede tayong magsukat ng 4 cm dito. Kapag mayroon na tayong isometric box, maaari na tayong magsimula. Balikan natin ang orthographic drawing. Unahin muna natin ang front view. Magsukat tayo ng 3x2 cm. Lagyan ng patayong linya sa sinukat na bahagi, light lines lang. 2 cm ulit para sa gitna. Gumuhit ng slant line gamit ang 30-degree triangle sa sinukat na bahagi, light lines din. Para sa top view, gumuhit lang tayo ng slant lines sa mga nag-intersect na lines sa front view. 2 cm ulit para sa gitna ng top view. Gumuhit ng slant line gamit ang 30-degree triangle sa sinukat na bahagi, light lines din. Kapalan na ang mga linya base sa na-visualize natin sa orthographic drawing. Tapos na ang ating isometric drawing. Kung meron pa kayong mga katanungan o nais sabihin, huwag mahiyang i-comment ito sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, please like this video at mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa mga susunod pa nating tutorial. Thank you and see you on my next video.